proyekto po na to ay, ang title niya ay Development of Strategies for Low-Cost Organic Farming, the Microbial Flora and Parasite Fauna of Philippine Native Swine. So ito po ay pag-aaral natin ng mga mikrobyo at mga parasito na nakikita natin sa sistema ng ating mga katutubong baboy. Ito po ay unang-una, mahalaga sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy. At pangalawa ay ang kung ano ang epekto niya sa mga local farmers, kalusugan din ng mga local farmers at ang kanilang mga pamilya, na kung saan ito kasi ay common na backyard farming practice, lalong-lalo na sa lugar ng Quezon province. Meron po kasing increased demand, no, ng ating Philippine native swine. Tumataas ang demand dahil ito ay unang-una yung kanyang tinatawag natin na nutraceutical values at yung kanyang masarap na karne, no? Ito ngayon ay ginagawang lechon na kung saan mas mataas yung nutraceutical value niya at in terms of the price, mas mataas ang presyo. So ito ay makakatulong sa ating mga local farmers dahil magdudulot ito ng mas mataas na income sa kanila. Mas mataas ang presyo ng karne kaysa doon sa commercial na baboy. Para sa isang local farmer, mas madali itong alagaan kasi mas malakas ang resistensya niya laban sa iba't ibang klase ng sakit at malakas din ang resistance niya sa paiba-ibang klima natin. Hindi mo na kailangan pa na magbigay ng mga antibiotics tulad ng bawa sa mga commercial swine, talagang regular ang pagbibigay ng mga gamot, no, or antibiotics o kaya mga bakuna para labanan yung mga sakit. Itong mga baboy na to, mga katutubong baboy, sa isang low-cost farming, hindi na ito binibigyan, ano, ng mga gamot o ng mga bakuna laban sa mga sakit dahil nga sila ay malakas ang kanilang resistensya. Ano ba ang aming objective sa proyektong ito? Unang-una ay para sa kalusugan ng ating mga katutubong baboy. Kahit na ito ay mataas ang kanilang resistensya laban sa iba't ibang klase ng sakit, dahil na rin sa challenge ng ating climate change at yung mga iba't ibang factors na human-made, no, or tinatawag natin na anthropogenic, naiiba na rin yung dynamics ng kanilang kalusugan. So, kailangan nating malaman kung ano ba itong mga mikrobyo o mga parasite na nasa system nila. Maaring naturally occurring sa kanilang sistema, pero eventually maging challenge, ano, dahil nga sa mga iba't ibang environmental factors na nasa paligid natin. So, unang-una, kalusugan ng mga baboy. Pangalawa, sa aming pag-aaral, nakita namin na yung mga mikrobyo at mga parasite na nasa mga baboy na to ay maaaring makontamina ang ating paligid at dahil nga ito ay madalas backyard farming, pwede itong makapagdulot din ng sakit, no, sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers at sa mga pamilya nila, no? Kasi ang isang katutubong baboy ay hindi mo malalaman yan talaga kung meron ba itong sakit o wala, no? Unless you will sacrifice and dissect the animal. So kinokolekta namin yung mga iba't ibang partes ng katawan at dinadala namin sa laboratorio at ito ay ine-examine namin. Maraming paraan kung saan pwede namin itong examine through microscopy. Ano? Kailangan namin, kasi yung iba dito talagang sobrang liit, kailangan mo talagang makita sa gamit ang microscope. Pwede rin naman yung tinatawag natin na molecular detection para malaman mo kung ano talagang
specific na species, no, ng mikorbo o kaya ng parasite na meron sa isang hayop. O maaari din na meron sa isa sa ating environment, no, or kapaligiran. Na maaari ding malipat sa tao. Kasi sa Pilipinas, tumataas na rin ngayon ang tinatawag natin na soil-transmitted helminths. At may mga reports na yung bulati ng baboy ay pwede nang lumipat sa tao. At yung bulati na nakikita natin sa tao ay maaari na rin lumipat sa baboy. So yung tinatawag natin na transmission dynamics, ano, ng mga parasites at mga bacteria ay kailangang maintindihan natin para mabawasan yung sakit, hindi lang sa mga hayop, kundi pati na rin sa mga tao. So parang itong proyekto na ito, tinatawag natin na One Health Approach. Kasi hindi lang yung alaga nating baboy, kundi yung meron din kaming mga samples ng lupa, ng tubig, o tinatawag natin na mga environmental samples. No? At kumukuha na rin kami ng samples kagaling sa ibang hayop at ganun din sa mga farmers, ano, sa dumi na kung saan ay maaring magkaroon na rin ng transmission. No? Pero hindi namin sinasabing meron ng transmission dahil hindi pa ito tapos. Baka naman wala o baka naman meron, pero yung aming preliminary studies ay nakikita naming merong mga parasite na naglumilipat na galing sa hayop at sa tao. Maari din naman kasi itong mga mikrobyo na to o parasite ay talagang nasa sistema nila, ano, pero paano ito na maiiwasan? Siguro pagkatapos ng proyektong ito, pwedeng ipagpatuloy at mag-develop ng feeds, ano, na kung saan ay pwedeng maging pampurga, ano, kasi merong mga halaman talaga na pwedeng gamitin na pampurga sa mga baboy. O merong mga tinatawag natin na antimicrobial potential. So yun po, dahil may mga pag-aaral na ngayon ng organic feeds, ano? Ano yung pwede pa nating idagdag dito, no, na makakatulong sa pagbawas ng mga mikrobyo o ng mga parasites sa mga system ng mga katutubong baboy na to. Maraming mga institutions na naging katuwan ng proyekto nito. Unang-una, nagpapasalamat kami sa College of Agriculture sa pangungunan ni Dr. Jean Bulataw, na kung saan siya ang talagang unang-unang nagkaroon ng research and extension activities sa native swine farming dito sa Quezon. Ito po ay offshoot ng kanilang pag-aaral. Pangalawa, nagpapasalamat din kami sa National Swine and Poultry Research and Development Center of Bureau of Animal Industry sa kanilang suporta sa pananaliksik na ito. At syempre, nagpapasalamat kami sa Provincial Agricultural Office at mga iba't ibang Municipal Agricultural Offices at ang kanilang mga livestock inspectors, na kung saan ay nakahanap kami ng ating mga collaborators, no, dito sa lugar ng Quezon Province. At ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, sa kanilang suporta, no, sa pagbibigay ng pundo para ito ay magawa namin at makumpleto namin. Umpisa pa lang po ito, maaari nating i-extend sa, yun nga nabanggit ko kanina, yung pag-develop ng feeds, no, sa ating organic farming regarding native swine. Pangalawa ay ano ba yung agricultural practices, no, na kailangan nating baguhin, lalo na yung mga traditional na practices natin upang maiwasan yung sakit o yung prevalence ng mga mikrobyo at mga parasites. At pangatlo, ano yung extent ng contamination sa paligid natin? Ano, kasi alam din natin na yung dumi ng ating mga alagang baboy, no, sa integrated farming, ginagamit din ito na manure
ano, para sa ating mga vegetable farms. At maaring ito ay isang maging venue ano ng transmission, no, from animals to humans. Isa rin sa mga objectives namin ay makapag-develop ng technology guide ng tamang pag-aalaga, no, ng ating mga katutubong baboy through backyard farming at paano natin maiiwasan. Doon sa guide na yon ay naandun yung mga tamang good agricultural practices that will address health of the native swine, health of the farmers, and health of the environment. So yun yung tinatawag natin na One Health approach. Ang ating mga target beneficiaries ay ating mga local farmers, no? Dahil nga ito ay madalas ang mga katutubong baboy ay inaalagaan natin sa paligid natin. Paano natin ma-maximize, no, yung potential ng ating mga katutubong baboy sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga na kung saan maiiwasan natin yung mga sakit na dulot ng mikrobyo o ng parasite. Pag malusog kasi ang isang hayop, mas maganda yung kalidad ng kanyang karne. At this can be translated to a better marketability of our native swine.